Yo, what's up sa inyo mga tol at magandang buhay sa inyong lahat yan. Kamusta naman kayo dyan? Let's go! And for today guys, naghalughog ako ng maraming artist at sorry, inayos ko kasi yung mic. At nakita nyo naman guys, bagong chupet ako guys, bagong chupet. So yun, at dahil medyo naiinitan ako kaya nagpagupit na ako. So wala namang ano dyan eh, wala namang problema. So yun, as what I'm saying, naghalugug ako ng mga artist at nakita ko itong artist na to at nakikita nyo naman sa title, no? Kung sino to, si Kim Molina, isa sa mga magagaling, no? Isa sa mga magagaling na singer, na komedyante. Pero sino nga ba si Kim Molina? Mamaya pag-usapan natin. Okay, so bago tayo mag-umpisa na mag-react, at niyahan ko muna kayo na mag-like, comment, share at mag-subscribe. Ring the notification bell para kada upload natin ma-notify kayo. So ano pa bang hinihintay natin? Let's get right into it. Let's go! Game. So sino nga ba si Kim Molina guys, no? Si Kim Molina ay isang dating singer na na-adapt sa Rock of Ages, no? Tapos napunta bigla sa movies, at ngayon is one of the best actress, no, na hindi natin naakalain na magiging best actress. At pati naman siya, aminado siyang hindi niya akalain na magiging best actress siya at na bigyan ng mga award. So props kay Kim Molina, no? Isa sa mga magagaling kasi ilang movie na napanood ko sa kanya, Jowable, di ba? Yung mga ganun. At babaeng walang pakiramdam. So, ang galing niyang umarte, promise. So, yun, titignan natin at ano nga bang technique ang ginagawa niya pag kumakanta siya. So, tara, umpisahan na natin to. Let's go. Hey! The typical intro. So ang kakantahin niya pala is maging sino ka man, no? Alam ko hindi niya to original eh. Sino nga ba original na ito? Tingnan natin to. Ray Valera. Ayan si Ray Valera. Nakita niyo man, tinignan ko na dito eh. Ayan, nandiyan niya. So ayan. Let's go. Ito yung ano ata yung maging sino ka man. Parang ito ata yun. Napaka-senti ng umpisa. Man, what's up? Ooh! Wow! Ah! Sobrang crisp, mga tol, no? Alam mo yung sinasabi ko sa inyo dati na pagka ganyan mga kantang love song, mga mabagal, mga senti song, no, na mga ganyan na malungkot or basta love song na sobrang solemn, kailangan talaga ng pure feelings, di ba? So yun yung ginagawa ni Kim Molina. So naturo ko na sa inyo yung technique na yan at okay. Dati mo pag-ibig, wala ako pakialam. Ooh, solid man. Pobo ka naman. Joke lang. Kailangan. Nice. Teka lang mga peeps. Sobrang liwanag kasi. Yeah, medyo pinatay ko yung ilaw natin. Kahit ano pa ang iyon. Oh! Ba't ganun, men? Ang solid naman nung ano niya. Nung pagkaka-deliver niya ng mga linya, no? Grabe. Wow.
Alam mo guys, no. Hindi si Kim eh, hindi typical na singer na kasi may katulad niyan yung part niya na mahal kita. Hindi siya parang may piyok, may paos, no. Kumbaga ni normal niya talaga na kung ano talaga siya, no, kung sino talaga siya. At dito mo masasabi na so na napakagaling niya. At talagang kinalakihan na niya ang pagkanta, di ba? Sa grabe, grabe. Wow. Sino. Oh. Alam mo guys, no? Ang napansin ko lang, no, ibang bat ganoon, bat ganoon, no, yung mga komedyanteng singer, no, iba yung boses nila, iba yung timbre ng boses nila pag nagsasalita, nagjo-jokes, 'di ba, umaarte kaysa sa kumakanta. No, pag kumakanta sila, grabing modulated yung boses nila at kala mo hindi sila yung nakanta, di ba? Kala mo ibang tao. Grabe, napakagaling. Wow! Wow! Grabe yung hugot nun, ha. Nakita niyo yung feelings na yun na ginawa ni Kim doon, no? Kasi nasa linya yun eh. Kaya alam mo yun, yung hugot na yun, yung feelings na in-apply niya doon is parang nasasaktan din talaga. Tiga mo. Ay no, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Parang may gigil talaga yan. Diba? Nice. Galing. So isa 'yun sa mga technique, no, na pwede kong i-advise sa inyo guys na pag kumakanta kayo, i-depend nyo rin, may mga time na pwede nyo kunyari, may linya na masakit, no. 'Yun din yung magiging feelings na i-apply nyo. Kumbaga, 'wag naman yung ano, ha, hindi yung paiba-iba, kunyari, iba-iba yung word tapos iba-iba rin yung feelings na. para kayo ewan nun. Pero yun nga, kunwari may linya na napakasakit na ginawa mo, ganyan, pwede mong i-apply yung feelings na nasaktan ka, di ba, sa ginawa niya, parang ganun. So yun, isa yun sa mga techniques na ginagawa ng mga singer. At hindi ko alam kung alam niyo na yun, but yun nga, so isa one tip din. Ayan na, climax. Wow! So yun, may piyok technique doon. Piyok technique doon. So, pero ang ganda, di ba? Ano yun, talagang ina-apply yun ng mga singer pagka may buwelo ng konti. Kasi may maganda rin impact nun eh. Maganda rin tunog nun. Ayun o. Maganda kasi yun painggan din. So ito medyo mataas na to, ha, mataas to guys, no. Kung i-search natin yung key ni Ray Valera, hindi ko alam kung ayun yung ginamit niyang key dito, but kung key ni Ray Valera ang ginamit niya dito, malamang sa malamang mataas talaga. At no doubt kaya naman niya siguro, di ba? Kaya naman niya. So yun, so ulitin yung part na yun guys, ha. Pagmasdan nyo kung pakinggan nyo maigi kung paano niya in-apply or kung paano niya ginawa yung taas. Okay? Kung paano siya bumuelo. At kung gaano kataas yung ginawa niya na yun. Wow! Grabe. Napakagaling. Oh! Mahal
Alam niyo guys, no? Grabe si Kim. So sa pagkaka-analyze ko noon, ang analysis ko, no. May analysis pa talaga. May ang theory ko diyan, no, diyan sa boses niya at sa timbre ng boses niya is meron pang itataas, no. Meron pa talaga. So, ito eh isa pa lamang sa mga matataas na kanta na kaya niya. Feeling ko meron pang mas mataas pa diyan na kaya niya, no. So, malalaman naman natin 'yan pag nakita na natin yung mga susunod na kanta niya. Ah. Woo! Solid min. Grabe yun, grabe. Grabe. Mm. Nice. Sabay baba o, sabay biglang solemn nung ending. Ang ganda, ang galing na pag-areglo niya. Kasi syempre, hindi mo naman natin pwedeng anuhin yan eh. Kasi before mag-ending, nagbirit na siya ng climax. Kumbaga nagbigay na siya ng climax sa tao. So kailangan ng ending yan is medyo mahinahon na lang. No? Para naman may konting ano. Ganun kasi minsan eh. So pagka yung ibang singer ang ginagawa, medyo solemn yung bandang mga before mag-ending, tapos dun sila bibirit sa huli. So may ganong mga areglo. So yun. Yan, ganyan lang, di ba? Grabe yun guys. Grabe. So kayo guys, ano bang masasabi nyo dito sa performance ni Kim Molina sa Wishbus na ang title ay Maging Sino Ka Man ni Ray Valera? Grabe, napakalupit. At comment down below. At also kung meron kayong request ng mga kanta na gusto nyong i-react natin dito sa channel na to, just comment down below. So yun, at bago tayo magtapos dito sa ating vlog for today, and ayahan ko muna kayo na mag-like, comment, share at mag-subscribe. Ring the notification bell para kada upload natin ma-notify kayo, and we are road to 100,000 subscribers. Yan. At also guys, and may mga ia-upload tayong vlogs, no, mga travel vlogs, na mga daily vlogs at lifestyle vlogs, no. Please supportahan niyo rin guys, and siguro mag-e-enjoy kayo niyan kasi ano eh, may halong comedy, 'di ba? May halong yung mga hacks sa mga pamilya, 'di ba? Yung mga tungkol sa pamilya. Sa mga mahilig manood diyan ng mga pampamilyang vlog, no? Pwedeng-pwede kayong manood at wag na kayong magtumpik-tumpik na mag-subscribe. Yeah. So, ayun, at dito na tatapusin ang ating video for today, at kita-kits ulit tayo sa susunod nating vlog, and feeling ko yeah, susunod na vlog na ito eh, ano na, yung travel vlogs na mapapanood nyo, no? So, hindi ko alam kung ilang episode yung magagawa ko kasi medyo matagal-tagal kami dun sa pupuntahan namin. At yan, kita kayo sa susunod natin vlog, and have a good day. Babush, peace, God bless, guys. Always keep safe, diba? God bless.